Si Benigno Simeon, Noynoy Cuanco Aquino III, ay ipinanganak noong February 8, 1960. Siya ay ang tanging anak na lalaki at isa sa limang mga anak nila dating Senador Benigno Aquino Jr. at dating Pangulong Corazon Aquino. Nag-aral si Noynoy sa pamantasang Ateneo de Manila University para sa kanyang elementarya, mataas na paaralan, at kolehiyo na nagtapos noong 1981 na may Bachelor of Arts degree sa Economics. Pagkatapos ng kolehiyo, siya ay sumali sa kanyang pamilya sa Boston sa pagkakatapon. Noong 1983, ilang sandali lamang matapos ang pagkapatay sa kanyang ama, si Noynoy ay nagkaroon ng isang maikling panahon ng panunungkulan bilang isang miyembro ng Philippine Business for Social Progress. Mula 1985 hanggang 1986, siya ay Retail Sales Supervisor at Youth Promotion Assistant para sa Nike Philippines at naging isang Assistant for Advertising and Promotions din para sa Mondragon Philippines. Noong 1986, siya ay sumali sa Instrastrata Assurance Corporation bilang Vice Presidente ng korporasyon na pag-aari din ng kanilang pamilya. August 28, 1987, habang 18 buwan sa pagkapangulo ang inang si Cory, isang hindi matagumpay na pagtatangkang kubkubin ang Malacañang Palace ang naganap. Pinamunuan ito ni Gregorio Hunasan. Si Noynoy ay 2 bloke lamang mula sa palasyo nang sumiklab ang isang sunog. 3 sa 4 niyang security escorts ay napatay at ang 4th ay nasugatan sa pagkakaprotekta sa kanya. Si Noynoy man ay natamaan din ng 5 bala kung saan ang isa ay naka-embed pa rin sa kanyang leeg. Mula 1986 hanggang 1993, si Noynoy ay Vice Presidente at Ingat Yaman para sa Best Security Agency Corporation, isang kumpanya na pag-aari ng kanyang tiyuhin si Anolin Oreta. Nagtrabaho din siya para sa Central Aso Carrera de Tarlac noong 1993, ang kumpanyang pag-aari ng Angkang Cuanco. Nagsimula siya bilang Executive Assistant for Administration bago naging Field Services Manager noong 1996. Si Aquino ay kasama rin sa isang pangkat ng Liberal Party na tumututol sa pamahalaan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil na rin sa di umano'y paglabag ng gobyerno sa karapatang pantao. Inihalal si Aquino sa kapulungan ng mga kinatawan noong 1998 na kumakatawan sa 2nd District ng Tarlac. Siya ay nanalong muli sa halalan noong 2001 at 2004 at nagsilbi hanggang 2007. Si Aquino ay nagsilbi sa iba't ibang komite bilang isang miyembro ng Kongreso. Sa panahon ng kampanya, sinuportahan ni Aquino ang aplikasyon ng kanyang dating kaaway na si Senador Gregorio Hunasan. Ito ang nagpatingkad ng demokrasya. Nang namatay ang Pangulong Corazon Aquino, umabot sa rurok ang tawag kay Noynoy para tumakbo sa pagkapangulo. Pagkatapos ng kanyang retreat, ay nagpasya na nga si Noynoy na tumakbong pangulo sa halalan ng 2010. Isang grupo ng mga abogado at mga aktivista ang bumuo
ng NAPM o ang Noynoy Aquino for President Movement at isang nationwide movement ang kanilang ginawa na nangungolekta ng 1,000,000 lagda upang akitin si Noynoy Aquino na tumakbo bilang presidente. Si Senador Aquino at ang kanyang kapwa party mate sa Liberal Party na si Senador Mar Rojas at isang hindi nasabing pangulong aspirante ay nagsimulang mag-usap upang magdesisyon sa kung anong gagawin para sa halalan noong 2010. September 1, 2009, sa isang press conference sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan City, si Senador Rojas, isa sa nangungunang kandidato para sa nominasyon ng Liberal Party, ay inihayag ang kanyang withdrawal sa pagkapangulo at ipinahayag ang kanyang suporta para sa kandidatura ni Aquino. Noong September 9, 2009, 40 days matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, opisyal na inihayag ni Noynoy ang kanyang plano para sa pagkapangulo sa isang press conference sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan City, kung saan ay nagsilbi din ang lugar na presidential inaugural site ng kanyang ina noong 1986. Ang pagkapangulo ni Benigno S. Aquino III ay nagsimula sa tanghali noong June 30, 2010. Siya ay ang 15th pangulo ng Pilipinas pagkatapos si Gloria Macapagal Arroyo. Simula ng kanyang pagkapangulo, kilala rin siya sa tawag na Pinoy na pinaikling version ng Presidente Noy. Si Benigno Aquino III ay ang 3rd pinakabatang inihalal na pangulo at ang 4th na bunsong presidente matapos sina Emilio Aguinaldo, Ramon Magsaysay, at Ferdinand Marcos. Siya din ay unang binatang pangulo o walang opisyal na asawa at anak. Siya ay 2nd pangulo na naging isang anak ng isang dating presidente na si Corazon Aquino. At ang unang pangulo na naging dating mag-aaral ng isang dating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Benigno Simeon Cuanco Aquino III, ang 15th pangulo ng Pilipinas.